Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw po ay tatalakayan po natin yung binili kong helmet, which is the Bell Qualifier. Tutok lang po pagkatapos ng ating intro. Alright, welcome back once again. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw po sa ating mga subscribers at sa mga nanonood na di pa nagsasubscribe. Paki-subscribe na lang po. At paki-click ng ating notification bell para anytime na may kaguluhan po dito sa ating channel, mabubulabog rin namin kayo kahit papaano. Ah. So let's talk about the Bell helmet na binili ko in our local store here sa Iloilo, which is the Ground Effects. So this is the Bell Qualifier. Nagamit ko na po ito for 2 weeks. Pero ipapakita ko lang po kung anong package at saka anong mga laman para may idea kayo kung if ever nabibili kayo ng ganitong helmet. So this is the C-Ray version ng Bell Qualifier. So, buksan po natin kung ano ang laman ng helmet. Kung anong laman ng box. Okay. So, ito po yung laman. Okay. Natanggal ko na po ito sa kanyang visor. Yan. Yung kanyang parang plastic. And nabili ko po siya sa halagang 5,700. Okay. Discounted po. Actually, mga 6 plus ito. Kasi naka 30% discount sila ngayon. Kaya, nag-grab ko na opportunity. Kasi pandemic eh. So, may dala siyang sisidlan na cloth. And the helmet itself. Ayun, natanggal ko na yung plastic dito. Yung default niya is clear. Okay, so bali dito sa harapan, mayroon siyang ventilator. And then dito sa itaas, dalawa. Ayan. And sa likod, mayroon ring ventilator dito, ventilated holes. Yan. And sa safety, si Bell helmet ay mayroong ICC, DOT, and ECE na sticker dito sa likod. So kompleto na. Walang worry sa LPO at saka HPG, di ba? Bongga. Pakita muna natin yung description nito sa kanyang website. So, punta muna tayo sa ating desktop. Dito tayo sa website ng Bell, which is on the qualifier na series. At saka yung ating helmet is the C-Ray Matte Gray Black. So, ito ang kanyang mga picture. Yan. Okay. Kamukha talaga. Okay. So, baba tayo. May description dito.
washable daw yung mga paddings, wind collar, etc. And sa specs, yung click release shield for fast and easy tool free shield replacement, padded wind collar drastically reduce wind and road noise, contoured cheek pads or comfort, velocity flow ventilation system with flow adjust, integrated speaker packets, and as well the certification and sa visor may anti-fog or natural fog, anti-fog, anti-scratch and UV protection shield. So try natin mamaya kung anti-fog nga. So disclaimer na lang, kung i-test natin ito at saka wala tayong intensyon na siraan si Belo kung ano man ang kalalabasan ng i-review natin sa kanya. So balik tayo sa helmet natin. Okay, so ito yung kanina sa description, is ang adjustable ventilation. So pwede mo mabuksan ng pakunti-kunti lang or pull. Tsaka dito rin pwede rin yan ma-adjust according sa kanyang lakihan. So mas maganda siya i-pull na lang. And then yung sa sinabi yung padded or noise, ito yun. So as my experience, na fit sa talaga dito. So yung noise talaga sa road pag nagra-ride ka, nasabi mong effective talaga. Ito pwede natin paklasin. So by the way, dito sa harapan ng bunga nga mo, wala talagang padded yan, parang ginaganon nung pinipress. So yung paghinga mo, okay na okay talaga, hindi totally close eh. So ito mga padded nya, try natin tanggalin yan. So isa pa, so dito yung kanyang, by the way, yung kanyang strap ganyan, hinihila lang para lumuwag. So kunin muna natin yung padding para makita nyo lahat kung anong loob. So as per specs niya, washable daw dito. Tsaka maganda yung padding, malambot, tsaka hindi siya magaspang. So smooth na smooth pag sinuot mo. And this, itong padding na to, naka-circle sa leeg. So pag ganyan, ganyan talaga, sarado siyang nagpipit dito, kaya less noise talaga yung maririnig mo sa daan. And itong sa itaas, try natin. Ayan. Okay, pakita natin. Ayan. So ito yung padding niya sa ulo natin. Ayan. So ay information dito si Bell na August 2020 yung manufacturing date. So 1 year pa lang itong helmet. So 2020 version ito ng Bell qualifier. At saka ikinaganda nito kasi ng Bell helmet, may po na dito para sa sounds. So, sinabi niyang kaninang integrated speaker packets. So
Lagay ka dyan ng mga Bluetooth speaker. Pwedeng-pwede. May slot siya dyan sa loob. Ito po. And then, isa sa na-notice ko dito, fresh talaga yung hangin pag minuksan mo to. Lagay yung airflow niya dito. Kikita mo. Yan. May butas. So, at kinagandahan niya pa kay, kasi may kanal. May kanal siya dito. Yan. Yung kanal niya. Dito dadaan yung hangin eh. Tapos may distance itong padding dun sa pinaka-top niya. So, papasok talaga yung hangin dito. So, mapipil mo talaga ang hangin sa ulo mo. Yun ang kinagandahan niyang features na sa akin okay na okay. Kasi fully ventilated yung head mo. Kahit naka-close tong hood or yung visor. So, isa ako namang kitang cons dito. Yung ito, yung kanyang seal. Kasi parang hindi fully fit, saka walang nagki-click dito kung ano yung tama na di na siya mapapasok ng ulan. So, ayan, tantya-tantya na lang. So, so far, ito lang yung kung saan nakita ko. At saka hindi ko pa na-experience kasing malakas yung ulan kung talagang maasahan. So, yung next nating i-test is yung anti-fog niya, kung effective talaga. So, ito, kumuha ako ng sprayer, ng tubig, saka try natin kung pag-moist niya. Ayan. So, ayan, makita mo, hindi natatanggal. Parang gano'n na rin. Ordinary lang, visor lang. So, may sabi mong sa loob siguro yung anti-fog na pag huminga ka. Pero as my experience, may butas naman kasi dito eh. So, yung hininga mo, hindi naman talaga pupunta dyan sa visor. Gaya ng ibang helmet. So, dito yung hindi palaga patested na anti-fog yung helmet ni Bell. Pasensya na sa Bell. Pero i-review na natin kung anong makakaya ng helmet. So, hindi naman ito super helmet. Features lahat nandyan. So, pero regarding dun sa ventilation tsaka comfort ng helmet, eh, approve na approve. So, ito yun. So, pahit-pahit na lang pag umulan. Pero, mabilis na rin mawala yung tubig pag ganyan. And, dito sa itaas, try natin. So far, walang tubig na okay. Ta binusan natin yan. Kumari umulan. So, yun. Sealed naman siya. Walang ulan na papasok dito sa loob. Basta higpitan mo lang yung dito. Kasi walang siyang click eh, sa nasabi ko na kanina. Hindi siya nag-click sa pag down ng hood kung sarado na talaga o hindi. So, isagad mo na lang pag ganyan para pipihit na dito sa
rubber gasket niya. Okay? Ito yung ito yung ating review sa Bell Qualifier helmet. I hope you enjoy the video. Saka hint na to, pag nakita nyo to online, might be sa Costco Trading, sa Shopee, may ganito rin nakita ko. So it's cost about 5,000 to 6,000 plus, depende na kung may promo. So, sa my last recommendation, okay na okay yung helmet as for the comfort and ventilation. Saka washable naman ang mga paddings. Ayun, tumilasik. So maraming salamat once again. Saka pa-subscribe na lang po sa ating channel and click the notification button para sa impormasyon na gusto nyong malaman every time na may update kami dito sa ating channel, which is the El Motorista Motor Vlog. Ride safe po sa lahat ng mga viewers po natin. Goodbye.